What's up mga ka-Flash? Muling nagbabalik the SportsFlash TV. WBO, iimbestigahan ang vlog ni Casimero at ang napaka-kontrobersyal na pound for pound list ng ESPN. Pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Sa bago ngang inilabas ng ESPN tungkol sa kung sino-sino ang nasa listahan ng top 10 pound for pound ay marami nga po dito ang nagulat at talagang hindi sang-ayon sa top 10 na hindi dapat nga raw kasama si Lomachenko at Tank Davis rito. Still number 1 nga rito si Canelo Alvarez, pangalawa naman si Terence Crawford, pangatlo si Naoya Inoue, pang-apat si Alexander Usyk, pang-lima si Tyson Fury, pang-anim si Errol Spence Jr., pang-pito si Josh Taylor. Nasa walong pwesto naman si Vasily Lomachenko. Number 9 si Juan Francisco Estrada. At number 10 si Gervonta Davis at George Cambosos Jr. na kahit si Cambosos ay isang undisputed at lineal champion. Kayo mga ka-Flash, ano bang masasabi niyo tungkol dito? Sa kabilang balita naman mga ka-Flash, ayon nga sa article ng spin.ph, iniimbestigahan na ngayon ng WBO ang video o vlog na inupload ng kampo ni General Cuadro alas Casimero patungkol sa kung bakit hindi sumipot si Casimero sa weigh-in upang depensahan ang kanyang WBO na titulo laban kay Paul Butler sa Dubai. Maraming ngang sources sa US na nakabase sa Probilom na nagpro-promote din sa nasabing laban sa Dubai ang nakapansin sa video kasama si General Casimero, kapatid nito na si Jason at Stephen Lonas sa Cuadro Alas YouTube channel. Dahil nga sa content na ito ay mukhang lumakas lalo ang posibilidad na matanggalan ng titulo si WBO champion Casimero na kasama na ito sa proseso na iimbestiga ng WBO. Dumating nga si Casimero sa Dubai mula sa US, subalit bigo nga itong depensahan ng kanyang WBO na titulo kay Paul Butler na dahil nga daw sa gastritis o sakit sa tiyan na dinidinay nga ng kampo ni Casimero na wala nga daw silang problema sa timbang. Subalit nung dumating nga si Casimero sa Dubai, mahigit pa nga po sa 118 pounds ang bigat ni Casimero na ayon nga sa report ay nasa 7 pounds pa ang kailangan ibawas sa timbang nito. Na kung sakaling mapatunayan na hindi talaga nakuha ni Casimero ang tamang timbang, ang committee ng WBO ay pagdidesisyonan din kung anong rank babagsak si Casimero kapag natanggal na sa kanya ang WBO na titulo. Sa ngayon andyan ang Shoko's order na galing sa WBO na kailangan ng Team Casimero na magpaliwanag at patunayan na si Casimero ay nasa tamang timbang at talagang nagkasakit lang ito ng gastritis o sakit sa tiyan. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na ikomento nyo na yun sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV!